G. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Sample ko sa'yo kung paano gamitin ito. Ewa ko, ang investigator pa ito, imparsan na ito. Itong gagawang actual raid, kakaiba dun sa mga raid na ginagawa kasama ang bidag sa Pilipinas. Sasagawa ng grupo ng Balayo Police sa search warrant. Police Department search warrant! Down on the ground. We just had an armed robbery. I don't want to see your hands, Heidi. Turn your body. Head to the hands. Come on! 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 Kaliwat kanang halughugan ng mga ebidensya. Sa unang tingin, tipikal na operasyon na ginagawa ng mga drug operatives. Subalit hindi droga ang mahalagang ebidensyang hinahanap sa operasyon ito. May search warrant po kami. Ibig sabihin, hindi mo alam na wala sila ngayon. Pero dapat nandito sila. Kami po ay naatasan na mag-search dito sa bahay. Nandito kami dahil kung titingnan natin may aktividad sa ginagawa ng anak ninyo na nauukol doon sa sinasabing ate. Mga laptop, computers, mga unit ng kable ng telepono, mga telephone bills. Ang mga suspect sa kanilang illegal na operasyon na hacking, inakala nilang small time ang kanilang panghahack. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, ang mga mata ng Federal Bureau of Investigation ng United States of America ang nakatingin sa kanila. Communicate pa rin ang FBI or through the instance of the CIDG. Kasi meron naman kaming continuing effort. Hindi namin nilubayan ito. So, nagkaroon parang patuloy na operations, although silently or monitoring activities. And there had been an exchange of information from our agency to other law enforcement agencies of other countries. Sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group Transnational Crime and Computer Division, isang operasyon ang ikinasa sa pakikipagtulungan ng CIDG sa FBI ng US sa aktibidades ng mga Pinoy hackers na posibleng may koneksyon sa international terror groups tulad ng Al-Qaeda. Target ng CIDG ang mga lungga ng sindikato sa mga sumusunod na lokasyon sa Metro Manila: Valenzuela, Malabon at Tondo. Inutusan tayo ng court na isis computer sets, router, printer, telephone sets, including cellular, mobile phones, document use or intended to be used on telephone hacking and transactions, bank passbooks, kasi yung money trail, kailangan nating malaman yan. Transaction records, mga receipts, digital storage, media, at telephone company phone directories. Huwag natin papasukin yan nung wala tayong kasamang mga nagmamahala or ng barangay. Sa
Sa pakikipagtulungan ng FBI, US sa CIDG, isang operasyon ang ikinasa sa pinaghihinalaang kuta ng mga Pinoy hackers sa Valenzuela, Malabon at Tondo. Isa-serve ngayon ang search warrant ng CIDG kasama ang bitag sa isang location, individual na kung saan involved into an international hacking. Ang tawag dito, international simple resale or pag-hack ng mga international telecommunication companies tulad ng AT&T na kasalukuyan may representante sa bansa dahil sa mga aktibidades nitong hackers na to. Pagdating sa target site sa Malabon, agad isinerve ng operatiba ang search warrant. Kami po ay inutusan ng 40 ng Quezon City. Kami po ay inaatasan na mag-search dito sa bahay. Yung pinapahanap sa amin, yung computer set, photo printer, telephone set, cellular phone. Subalit ang taong inabutan ng mga operatiba sa loob ng bahay na inakalang suspect isang caretaker. Saan mo sila lumipas? Pero ang suspect nakatakas ilang oras bago ang paglusob ng CIDG. Kung titingnan natin may aktividad sa ginagawa ng anak ninyo na nauukol dun sa sinasabing hacking. Gamit ng computer na maaaring makakatawag sa labas, gamit ng internet, pero yung linya ninyo hindi mukhang questionable. Pero biglang umalis yung anak ninyo, hindi nagpaalam sa inyo. O baka hindi ka na dapat magtaka dahil may alam ka na yung sinasabi. Pasado alas 12 na madaling araw, ang pangalawang target, Tondo, Maynila. Ilang minuto din nakipagmatigasan ang may-ari ng condominium unit sa mga operatiba. Kaya't nagpasya na lamang ang CIDG na sirain ang bintana malapit sa pintuan. Sa itsura ng loob ng bahay, tila nagmamadali sa pagtakas ng suspect. Yung mga computer sets, router, printer, ito pong lahat to ay konektado sa computer ko at saka yung telephone sets. Bago po namin ilabas yan, papakita nyo namin ko muna sa inyo. Sa huling target sa Valenzuela. Masigasig na inihain ang operatiba ang search warrant. Pero nang usisay ng may-ari ng bahay ang taong hinahanap, hindi nakatira sa nilusob na target. Ang linya ng telepono'ng ginagamit sa pang-hack, ipinangalan daw sa anak ng may-ari na katropa na mismo ng suspect. Ginamit yung pangalan ni Kuya doon, tapos siya nagbabayad pero kay Kuya William Shop. Pangalan lang ng kapatid mo ginamit. Opo. Halos mawala ng pag-asa mga operatiba sa operasyong ito. Tila mayroong nagtitimbre sa mga miyembro ng sindikato. Sa pag-iimbestiga ng CIDG, kanilang natuntun ang suspect sa isang computer shop. Ilang metro lamang ang layo sa target site. Imbes na sumama sa pulis, agad nakipagkompromiso ang suspect. Nagpresenta siyang maging asset ng CIDG.